Sa unang video, pinakita ko sa inyo ang isang buko vendor na nag-advise sa akin tungkol sa pagpapakamatay at nagkwento rin siya ng sarili niyang pinagdaanan. Bakit? Huwag mo problemahin yun. Sir, masakit dito sir eh. Oo, ako din na masakit eh. Naranasan ko yun. Alam mo ba? Huwag mong sabihin nga, tapusin mo buhay mo. Ang buhay ng tao, sagrado ko panal. At kagaya ng sinabi ko sa inyo, ipapakita ko ang part 2 ng suicide experiment natin. Ngayon naman, lumapit ako sa isang fish vendor na naglalako sa kalsada at nagkunwari magsusuicide at nagsabing bibilin ko ang isda niya sa isang kondisyon na tutulungan niya akong ihatid ang sulat ko sa mama ko bago ako magpakamatay. Ano yung binibenta mo, kuya? Ha? Ano yung binibenta mo? Magkano yan? Sa 120 ah. 120? 120, 100. Bibilin ko yan, kuya. Pero may ako, hingi ako sa iyo ng tulong. Gusto ko na kasi magpakamatay. Ako, huwag ka magpakamatay. May papabigay lang ako sa iyong sulat. Sino man ang sinong ibigyan? Huwag. Yung nanay ko. Huwag, ang ganyan. Yung nanay lahat ko. Lahat hindi ko sa mundo, mayroon tayong problema. Pero ang may problema, may malutas rin. Hindi. Kaya saan ka sa Manila? Las Piñas po. Las Piñas. Na-lockdown po ako, tapos iniwan na po ako ng ano ko, ng asawa ko. Sandali lang ha. Sandali lang. Hindi ka lang dito. O sige, antay lang ako dito. Pag mayroong problema, huwag kang ganyan. Sakayan ko. Ilang saglit ay iniwan muna ako ni kuya para ibenta ang natitira niyang isda pero bumalik din naman siya agad. Dito na ako nagkwento sa kanya at napakaganda ng mga sinabi niya sa akin. Ano po nangyari sa akin? Eh, pag mayroong problema, huwag kang magpa... Wala po akong masabihan kasi ito lang, ganito lang ako eh. Wala lang kumakausap sa akin. Bakit ba? Nagkawalay kayo ng asawa mo? Iniwan niya ako. Sumama siya dun sa lalaki. Mas gwapo sa akin. Tapos may pera eh. Huwag mong i-problema yan. Maraming babae dito sa mundo. Meron po kasi kaming anak eh. Yung ilan ang anak ninyo? Dalawa. Dalawa oh. Babae. Maraming babae. Hindi tayo magpakamatay dahil maraming mga babae. Paano po yung pamilya ko? Gusto kong mabuo ang pamilya ko. Yung pamilya mo, pag hindi na mabuo, maghanap ka na lang ng trabaho. Support ka na lang, magbigay ka ng pera sa mga bata, di pagkain, para pambili ng pagkain, huwag mong ibigay sa asawa mo, baka yung pera, sayang lang ang binigay mo, hindi nakakain sa iyong pamilya. Huwag ganyan pare. Masakit po sa akin kasi first love ko yun eh, tapos nalaman ko din eh. Lahat sa atin pare, mayroong problema. Sulat po ang ipapadala ko, dahil hindi na ako makapagpadala ng pera, dahil gawa nang wala na akong trabaho nga, kaya iniwan din ako. Yung mama ko, umaasa sa akin, tapos ngayon hindi ko na mapadalhan, wala na akong silbi. Kaya ito na yung gagawin ko. Nag-desisyon na ako. Maraming problema. Marami sa atin ang nagkaganyan. Meron po akong trabaho dati dito. Tapos na lockdown. Saan? Sa Cebu City? Paano ka makatulong pag mag-isip ka ng masama? O pag tayo? Wala na akong makapitan eh. Wala na akong mapagsabihan talaga eh. Kailangan ko nang gawin to. Hindi naman ako taga dito. Pag mamatay ako, walang may pakialam sa akin. Okay lang. Hindi nila malalaman na patay na ako. Akalain nila wala lang ako pero masaya na rin ako dahil wala na ako dito. Yeah. Hindi ko na mararamdaman yung sakit. Hindi ito na lang 'yan hindi ko na alam kasi parang gusto ko na sumuko eh. Hindi ko kang sumuko pare. Ako lahat tayo dito sa mundo pare. Maraming magkakanya-kanya problema. Simula nang nalaman mo. Mo. Paano ka makatulong sa mga anak mo kahit naghiwalay kayo ng asawa mo? Makatulong ka pa rin. Marami tayong matrabaho dito pag mag-apply ka na. Kahit na hindi tayo mapili ng anong trabaho. Basta trabaho na hindi masama. Ang buti sa atin, mag-isip tayo ng magdasal ka. Pray ka sa Panginoon. Lahat sa atin binigayan to sa Panginoon. Mga pagsubok lang. Malutas mo yung mga pagsubok. Bibigyan tayo sa Panginoon ng magandang buhay. Matagpuan mo pa. Maraming babae sa pamumuha mo. Pag mag-bihis ka, maraming babae dito sa mundo. Huwag kang ganyan na. Kung isip ka na magpakamatay ka, huwag. Yung mga bata na lang suportahan mo. Pag bigay ka ng pira, huwag mong ibigay sa asawa mo. Baka napakain pa sa lalaki niya. Ang buti, ang bibigyan mo yung mga bata mo. Pare, yung tulong mo sa pagkain sa inay mo pare, hindi yan problema pare. Paano na ang nanay mo? Wala nang makatulong. Mas mabuti pa pare. Mag-isip tayo ng wasto pare. Huwag kang magganyan pare. Sayang ang kinabukasan mo pare. Huwag kang magpadala sa mga problema pare. Wala na akong kwenta. Di pare. Wala akong kwentang anak.
Anong pangalan mo? Lucky. Mayroon naman akong bahay kubo doon. Bahay? Kalong tumira? Sa puntong to, inalok niya pa akong tulungan at tumira sa bahay niya sa bundok. Mayroon akong mga ano, mayroon ako. Nahiya ako. May hindi. Alaga ako. Hey, wala hindi, na, hindi, man tayo mag, hindi tayo magkamag-anak eh. Hindi. Ba't mo ko tutulungan? Hindi pare, mag-isa ka lang eh. Kung ano ito, mayroon namang kaldero. Ano, may tubig. Mayroon tubig. Doon ka lang muna magpahinga. Sige lang, tatapusin ko na lang ang buhay ko. Mamaya. Sa'yo na lang ito pare. May kinabukasan ka pa. Baka ano, mga pagsubok sa Panginoon sa atin. Pag darating ang araw, malutas mo yung pagmalutas ng tubig. Wala na. Ilang buwan na ako iyak ng iyak eh. Wala na eh, akong ano, kang, wala na akong manid na ako, manid na. Huwag kang pagkamatay. Di ba? Ano? Yung mga bata mo? Wala nang makatulong sa pamilya mo pag ano, mawala ka na. Namimiss ko sila sa mundo. Oh. Paano mo mamimiss? Paano mo maprotektahan mga anak mo pag ano, pag wala ka na? Doon ka lang tumuloy sa akin pare. Sa puto pare. Wala. Mayroon naman akong ano dito pare. Wala akong may babayad sa inyo. Hindi pare, hindi ako nanghingi ng bayad sa inyo. Wala akong may babayad, pare. Kuya. Wala nga akong trabaho. Hindi ako nanghingi ng bayad sa inyo, pare. Kung gusto ka, sasama ka sa akin. Makita tayo ng pira. Kung nakilala lang kita noon pa, nababago mo yung isip ko, pero dumating na ako sa puntong wala na. Pare. Kung nakilala lang kita dati, hindi. Sir, yung mga panahong wala pa akong desisyon. Hindi, huwag kang mag-desisyon ng may madali. Masama yun pag mag-desisyon ka ng mga... Baliw na ako, wala. Wala na akong maiisip na iba, yung nagawa sa akin lang yung naiisip ko. Hindi, yun ang advice ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yung asawa mo. Ang isipin mo na lang yung pamilya mo, yung mga anak, yung dalawang mga anak mo. Wala magmamahal sa akin, wala akong trabaho, ganito ang tsura ko. Kahit na wala tayong trabaho dito sa mundo pa rin. Basta, hindi tayo magpili ng trabaho, tulad sa akin. Yung iba, lagi na lang akong ano, parang ano ka, tingin nila sa akin. Minamaliit ka. Minamaliit ako. Maraming salamat kuya. Kasama ka na lang sa akin. Huwag na. Huwag ka na mag-isip ng masama, anak. Basta, kuya, pag makarating yan sa ano namin, sa barangay, alam na nila yan, kilala ako doon. Kasama na lang tayo. Mabili lang tayo, mabili ako ng bigas. Bukas, mabinta naman ako ng isda. Bigyan, magdala lang ako ng ano. Puso, pagkain doon sa ulo. Kahit na ano, matulong ko pa rin, hindi ako mabayad pa rin. Dahil kaniwala ko sa Panginoon pa rin. Panginoon na tumutulong sa akin pa rin. Pero sama na tayo. Pare. Dito, naisip ko na kunwaring tatalon ako sa tabi, pero... Sa'yo na lang ito pare. Ha? Mambili na lang ito ng pagkain. Yeah, maraming salamat ah. Pare, sa'yo na lang ito pare. Pambili na lang ito. Huwag na ho. Ito na nga. Nireveal ko na sa kanya na experiment lang ang lahat. At ito na ang naging reaction niya. Nasa video lang kayo. Sa? Nasa video lang kayo. Ano na yun ang video? Ayan. Experiment lang ito. Maraming salamat sa kabutihan mo. Meron akong YouTube tsaka Facebook. Ito yung ginagawa kong video. Kabutihan ng mga probinsya mo. Marami kang may inspire. Makikita yan ng marami yung kabutihan mo. Gusto ko magpasalamat sa'yo. Tapos dahil sa kabutihan mo, tsaka dahil gusto rin kitang tulungan, meron akong si bibigay. Bumuhos nga ang emosyon ni Kuya dito at syempre, salamat sa mabubuti niyang payo. Huwag nga pare. Mahiyan na ako sa'yo pare. Pre, huwag na. Huwag na sir. Dito ka. Ito lang pare. Hindi, dito ka. Hindi sir. Ano mo to? Deserve mo to. Deserving to. Eh, ikaw ang makatanggap. 1, 2, 3, 4. Pare, hindi ako magkapariwala sa ganito pare. Ha? Hindi ako nagkapariwala ngayon pare. Sir, mabuting tao ka. Talaga ako pare. Sa mga tao pare. Kinausap ko. Mga masamang tao. Hindi ko pinanggap mga ganyan. Pero sa'yo, akala ko, mga mabuti lang na tao pare, tumutulong ako talaga pare. Dati, magbigay ako ng pagkain. Kahit na ganito lang ako pare, minamaliit ako ng mga tao. Pero... Bakit ka naman minamaliit? Minamaliit ako naman pare, nabenta lang ako ng isda. Maraming mga tao. Oh. Minamaliit lang ako pare. Pero hindi ko ganoon pare.
paliwala ko lang sila pa rin. Importante lang ako pa rin kumikita ako pa rin. At napakabuti mo, kagaya ng sinabi mo kuya. Pare. Walang nang maliit sa'yo kuya, kagaya ng sinabi mo sa akin, pagsubok lang din yan. Oo, pagsubok lang, kaya nga sayang yung ano mo, buhay mo. Kuya, dahil dyan sa trabaho mo, grabe, saludo ako sa'yo. Sa ito. Malinis yan, sir. Sa'yo yan lahat. Galing sa akin yan. Para sa'yo, sir. Pag ibigay mo sa akin, ang pira na yan, pare. Mayroon akong puhunan pambili ng isda. Uy, yun. Yes. Negosyo ko. Negosyo ko, pare. Talaga? Negosyo, pare. Ilan, oh, sige. Mayroon na akong puhunan, pare. Hindi pa makapaniwala sa ganyan, pare. Ay, sir. Ito, sa'yo na to. Tanggapin mo. Sige na. Pag ibigay mo sa akin, pare. Maraming salamat, pare. Ipuhunan ko to ng isda, pare. Joke lang yun, sir. Hindi ko to bibigay. Hindi, joke lang. Bibigay ko to sa'yo. Biro lang. Na, pare. Ay, wala naman. Ito na, ito na. Akin, pare. So, sir, pag nasa kamay mo na to, wala nang bawian to. Wala na. Maraming salamat sa'yo, pare. Walang problema, sir. Kasi grabe yung sinabi mo. Kung maraming nanonood na dumadaan sa mga problema. Hindi ako magkapaniwala dito, pare. Sige lang, sir. Ako yung blessing mo. Dalahin ko na lang itong sulat mo, pare. Dali mo na lang. Remembrance mo na lang. Remembrance ko sa'yo. Hindi ako makalimot sa'yo, pare. Ang pampuhunan ko na to, pare. Sige, pampuhunan mo yan, sir. Hindi na ako mag-ano, pare. Hindi ka na bibili sa ibang, ano. Hindi na. Direct na lang ako, pare. Para, oh, direct para, na lang, maka-ano ko, pare. Kaya mo yan, sir. Maraming salamat, pare. Ayun, hindi ako makapaniwala sa meeting na ganito, pare. Hindi. Ito, tagdagdagan ko na. Ano, pare. Pag mabuti tayong tao, pare. Mayroon din blessing sa Panginoon, pare. Totoo, pag mabuting tao. Pag mabuting ang tao. May blessing. Dagdagan ko ng 1,000 yan, kaya para ano. Para talagang eksaktong, para 5K. Eksakto na, pangunan ko na pa rin, pare. Ay, 5K yan. Yan na talaga, kuya. Ito, sweldo ko yan sa ano. Sweldo ko sa pagbibideo ko sa YouTube. Ayan, binabahagi ko lang sa tao. Para eh, makita ako sa ano pare, television pare. Oh, ay, pare. Makikita ko sir sa YouTube tsaka sa Facebook. Ano ba pare? Oh, makikita ano ka. Pare? Sa TV pa rin, makikita ba yun pare? Huwag na pare. Sa TV, sana may magana sa TV. Ano? Malay mo sir, baka sa KMJS, ano nila to. Pero, ayun. Ayan eh, na sir, sige na. Maraming salamat. Puhunan mo na yan sir, bibilip ako. Ano yung mga bata mo? Magdasal ka. Mga pagsubok lang. Malutas mo yung mga pagsubok. Bibigyan tayo sa Panginoon ng mga pagsubok. Nga pala kalakas, habang pinapanood niyo ang video na to, ay tumawid na ako at nakarating sa isang malayong probinsya para dito naman gumawa ng mga quality contents para sa iyo. Unang beses ko tong gagawin para naman maabot at maipakita natin ang kabutihan ng mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas at makapagbigay na rin ng good vibes. Kahit na sa mga oras na to ay wala tayong sponsor at purong sweldo lang talaga ang pinagkukunan ko ng pangbigay sa mga videos ko, gagawin pa rin nating posible to. Sa wakas nakarating na rin tayo. So ito, nagmotor lang tayo. Ito yung bike natin. At ayun, ayos, kahit walang tulog, okay din kasi yun, nakarating na safe. Maraming salamat kay Lord. Kaya sa simpleng pag-subscribe lang, pag-click ng bell icon at hindi pag-skip ng ads ay malaking tulong na sa akin. Sana suportahan niyo ako sa panonood ng luma at bago kong videos hanggang sa pag-share nito sa mga kakilala mo. Salamat kalakas at abangan ng mga susunod na i-upload ko.